Panibagong araw, panibagong vlog. Papunta kami ngayon sa Plaridel. Maghanap kami ng makakainan ng almusal. Ayan, si Lucas kasama siya. Tuntuwa na naman siya kasi makakalabas na naman siya. May baon siyang biskuit. Favorite niya kasi yan. Tapos nung nakita niya nilabas na ng daddy niya yung motor niya, ayan, tuntuwa siya. Yung tinatalumpa nga. Hanggang sa nakasakay na siya sa motor, ngiti-ngiti ang batang to. Sa looban lang kami dumaan. Di naman kami mabilis, lalo pagkasama namin si Lucas. Wala nga lang kami helmet, pero dito lang naman to sa malapit. Nabanggit kasi ni Kuya na nagtitinda daw yung pinsan namin ng mga almusal, kaya ito bibili kami. Kaya lang wala silang arroz caldo, bukas pa daw. Kaya bumili na lang si JP ng Lomi kasi Lomi lang yung available. Tapos sabi ko maghanap kami ng lugaw para kay Lucas. Dito kami dumaan sa patubig. Sarap dumaan dito, lalo ngayong umaga, malamig pa yung hangin. Ayan, dito kami nakabili ng lugaw, 10 piso lang. Sa daan pa lang, naubos na ni Lucas yung biskuit naming baon. Tapos ayan, pinakain ko na siya ng lugaw kasi gutom pa siya. Alam kong gutom siya kasi pagdating pa lang namin, hinila na niya yung upuan niya. Sabi niya, want it, want to eat. Ito nga pala yung nabili namin dun sa pinsan namin. Yan yung lomi. Tapos ito yung sausawan. Bumili kami ng 4 na toge. Tapos isang pugo. Ayan yung chili garlic. Tapos yung calamansi. Dahil wala pa kaming almusal ni Ian, nagpabili ako sa kanya ng vitamin tsaka ng pancit canton. Tatlo na yung binili niya para hindi kami maubusan. Pagkaluto ng pancit canton, kinuha ko na yung vitamin sa rep. Nilagay ko muna kasi siya sa rep para hindi mawala yung lamig niya. Ito na yung pancit canton with egg. Ayan yung kay Iya, yung itlog niya binabalatan niya pa. Oo mga sis, ganyan talaga kadami kumain si Iya ng pancit canton. Kulang pa nga sa kanya yan eh. Tapos ayun, dinurog-durog ko lang yung itlog dito sa pancit canton. Pagkatapos kong kumain, dumiretso na ako dito sa mail ako kasi magpapacheck ako sa optal. Kaya lang walang schedule, Monday pa daw. Dito ako nagpunta sa eye center sa Padilla. Kasi dalawang araw pa hihintayin ko kung maghihintay ako hanggang Monday. Ayan, naalala ko dito din nagpa-check up si Lucas sa mata. Tapos pinabasa ako dito. Mas malabo pala yung kaliwang mata ko. Tapos dito, pinicheck na naman ulit yung mata ko. Pagkatapos nito, nagpunta na ako dun sa doktor talaga. Tapos sabi, schedule daw niya ako for glaucoma sa Wednesday daw. Tapos babalik ako ulit ng Friday. Tapos yun lang, mula kong buko kasi unahon na ako.